Eto, maiba naman po tayo. Patok na patok po at viral ngayon sa ilang social media platforms, lalo na sa TikTok, ang iba't ibang klase po ng photography videos. Isa nga po sa nauso na rin ngayon ay ang tinatawag na street photography. At yun mismo ang ginagawa nitong photographer at content creator na ating makakasama ngayong umaga dito sa RSP. Nice shots at ang ganda ng mga subjects mo. At ngayon, makakakwentuhan po natin si Carl Pataksil. At nakita nyo nga kanina ang ilan lamang sa mga kuhang larawan niya. Magandang umaga sa'yo, Carl. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas, si Diane Guerrero. Magandang umaga rin po sa inyo. Thank you so much for inviting me. So Carl, ang ginagawa mo ay naghahanap ka ng tao na makakasalubong mo o makikita mo habang naglalakad-lakad ka. Tapos, paano bang approach mo sila para kuhana mo sila ng litrato at mayroon ka bang batayan sa pagpili o katangian dapat ng taong i-approach mo at gagawin mong model or subject? Bago ko mag-approach, may kasama ako na minsan tinuturo niya kung sino yung mga pwede kong i-photoshoot. Minsan ako rin pumipili. Ang pinipili ko kasi is yung mga mapuporma, may uniform. So, parang napaka-unique. At pwede natin maging model on the spot sa street. So, ayun. Very nice. Ano sino yung naging inspiration mo dito sa yung tinatawag mo na stranger photo shoot? At ano ang nag-udyok sa'yo na tahakin itong street photography, Carl? Actually, I'm a TikTok content creator talaga. And then, ang ginagawa ko lang is, nagpo-post lang ng mga clients' work. Ginagawa ko is, naglalagay ng behind the scenes and then, yung mga output lang. Pero, itong mga kaibigan ko na nagpo-photoshoot sa streets sa Manila, nakikita ko ang laki ng engagement nila, yung mga tao na gustuhan nila. So why not gayahin ko dito sa place ko, sa city of Baguio. So, yun, sinubukan ko that day. Hinanda ko yung equipment ko and parang I do my first stranger photoshoot doon sa Session Road and nahihiya ako pero for the content, ganun. And nagugustuhan naman ng tao, sabi nila sila rin daw, sana makita ko daw sila, ma-approach ko rin sila. And ayun, as much as possible, nag-approach ako ng mga tao at nagpapangiti tayo. Ayun po ang mahalaga. Ano, may kadalasang bang tema yung iyong mga kuhang litrato, Carl? Ano po yun? Merong bang theme yung iyong mga kuhang litrato? For street photography po, wala naman pong theme. Basta stranger lang po at basta mga hindi ko po kakilala na pwede ko pong i-approach, yun po. Pero minsan po kasi may mga nakakakilala sa akin, sila po yung nag-a-approach and then ayun, nagpapa-picture. Pero sometimes yung mga content ko sa Facebook, minsan naghahanap ako ng mga single na strangers. Tapos meron pang mga mag-jowa na stranger. Nilalapitan ko sila para maiba na, may twist naman yung content ko. Parang anyone can be a model, ano? Yun ang tingin ko sa iyong ginagawa. Parang hindi lang sila yung mga usual models na nakikita natin sa magazines or sa internet. Anyone can be your subject. May mga tumatanggi rin ba sa'yo na parang, naku, I'm not into that? Yes, well, may mga tumatanggi. Lalo na yung mga, habang nilalapitan ko sila sa kalsada,
mabilis yung paglalakad nila, so hindi ko nalalapitan. Meron din yung mga may mga gagawin daw, nahihiya, pero go pa rin sila sa photoshoot. Yun naman yung ano, maganda kasi nailalabas nila yung na-express nila yung sarili nila kahit hindi sila model. Meron din yung ano, sasabihin nila saglit lang, ganun, parang photoshoot. So parang 2 shots lang nakukuha ko and hindi siya pasok sa criteria sa content kasi konti lang shots. At actually pag photoshoot kasi kailangan ano eh, maraming oras na gagawin dahil magpapaposing ka pa, unting kwentuhan para mabuild yung relationship para hindi magkahiyaan. So ayun, actually unti lang yung tumatanggi pero marami pa rin yung tumatanggap, parang ano, 90% ganun po. Carl, si Aljo ito. Ngayon isa ka ng full-time photographer at content creator. Ano bang pinagkakaabalahan mo noon bago ka nag-decide maging full-time photographer? Talaga bang mahilig ka na sa photography noon pa? Yes po. Actually, ano, nagtatrabaho po ako sa mother ko po sa palengke. And then, after magtrabaho po sa palengke, diretso po ako gagawa ng content, maggawa-gawa po ng script. Tapos, gumagawa po ako ng content, tumatawag po ako ng mga kasama, and then napupunta na po sa paghahanap ng mga stranger at malaki po yung engagement. So, nag-quit na po ako sa job ko to pursue that, lalo na kung may mga nag-i-inquire po ng mga weddings, ng mga debut. So, napu-full-time ko pa rin po and at the same time nakagawa rin po ng mga content kasi free na po yung ano, oras ko. Mm-hmm. Nauuso talaga ngayon na Carl sa TikTok yung street photography. Ano masasabi mo o maipapayo mo sa mga gusto ring pasukin ang industriya ng photography? Ang masasabi ko lang, kung gusto mong tahakin na ang photography, just do it kahit hindi maganda ang equipment mo. Usually, mag-upgrade at mag-upgrade ka rin. Basta tuloy-tuloy lang. Kung wala mang budget, makagawa ka rin ng paraan. Lalo na pag passion mo yan. At yun lang ang advice ko sa mga gusto. Kahit phone lang ang gamit, pwedeng-pwede yan. So, ayun po, galingan lagi at tibayan ang loob. Lalo na pag street photoshoot kasi meron at tatanggi talaga. Alright, maraming salamat sa iyo, Carla Pataksil. Lagi nga sinasabi ng mga millennial at mga Gen Z, keep on slaying. Stay safe tayo dyan. Yeah. Thank you. Good morning. Thank you po.